sa aming paninan. Puso namin iyong panan, ang bayan namin iyong gabayan, tungo sa katarung at kalayaan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang siguridad ng ating makapatid ng mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, sa araw ng Pentecostes, biniyayaan tayo ni Kristong muling na buhay. Ipinagkaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad, at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkakasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ng simbahan ang katawan ni Kristo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugan niya. Namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sandibutan ng
Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilaob mong maganap ang 50 araw ng Pasko ng pagkabuhay. Ama, nagkakaiba-ibang bansa ay iyong tipunin upang ang ngalan mo ay sambahin sa pamamagitan ni Yesu Kristo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y isa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayon magtayo tayo ng isang lungsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas, hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga, ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababat-bat ka, poong Diyos, ng liwanag na maganda. Espiritu mo'y suguin, po'y tanay iyong baguhin. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Purihin ang Panginoon, o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Lahat sila'y umaasa, sa'yo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain
na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Espiritu mo'y suguin, Poon, tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay balik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, Poon, tanay iyong gabaguhin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin na hanggang ngayon, ang sanlilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa huli at pinakatanging araw ng piyesta, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ang nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Tinutukoy niyang Espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa nag-ipagkakaloob
ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Ngayon ay Linggo ng Pentecostes. Habang tinatapos ni Jesus ang kanyang banal na misyon sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at pagkabuhay, ipinadala niya ngayon na ang banal na Espiritu habang hiningahan niya sila. Sinabi niya sa kanila, tanggapin ang Espiritu Santo. Naalala nito ang ulat ng paglikha sa aklat ng Henesis. Kaya binigyan tayo ni Jesus ng bagong buhay. Binago tayo ni Jesus upang maging bagong tao. Muli tayong nilikha sa isang bago at pangmatagalang relasyon sa Diyos. Muli tayong binuo. Tayo ay ginawang isa muli sa Diyos. Ang paghahayag ng kilos ng banal na Espiritu ay magpapatuloy sa mga gawa ni Jesus. Ang banal na Espiritu ang hahalili kay Jesus sa sandaling siya ay bumalik sa Ama. Kaya ang mga tungkulin ng banal na Espiritu ay mayroong dalawa. Unang tungkulin ng banal na Espiritu, gagabayan tayo. Pangalawa, ipaunawa sa atin. Una, tayo ay gagabayan ng banal na Espiritu lalong-lalo na sa daan ng kaligtasan. Aakayin tayo ng banal na Espiritu patungo sa Ama. Siya ang ating daan patungo kay Jesus. Kaya kinakailangan nating makinig sa mga ipinahiwatig ng banal na Espiritu, lalong-lalo na sa ating buhay. Kailangan natin gawin ang ipinapayo sa atin ng Espiritu Santo. At higit sa lahat, kailangan nating tumawag sa banal na Espiritu. Pangalawang tungkulin ng banal na Espiritu, ipaunawa sa atin ng banal na Espiritu ang lahat ng itinuturo at sinasabi sa atin ni Jesus. Ang banal na Espiritu ang magpapaunawa sa atin ng mga salita, ng mga paraan at ng kalooban ni Jesus. Ang banal na Espiritu ay magbibigay ng lakas ng loob at lakas tulad ng ginawa niya sa mga apostol upang patuloy na magpapatotoo sa Ebanghelyo hanggang sa kamatayan. Ang banal na Espiritu ang magpapasigla at magpapanibago sa atin tulad ng mga apostol upang mamuhay sa pananampalataya. Kaya nga ang banal na Espiritu para sa atin ay isang nagpapabanal, isang inspirasyon at isang nag-aaliw sa atin. Ano ang nais ipahiwatig sa atin?
Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kailanman, hindi niya tayo pababayaan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ninais siyang maging 100% sigurado na tayo at ganap na maliligtas. Kaya't siya ay nag-aalok at nagbibigay sa atin ng isang banal na Espiritu. Noong panahon 1998, inaalay ng Santo Papa ang taon para sa Espiritu Santo at sa kanyang nagpapabanal na presensya sa loob ng komunidad ng mga disipulo ni Kristo. Ang Tertio Millenio Adveniente at ang Banal na Ama ay nagbibigay sa atin ng tatlong pangunahing gawain sa ating paghahanda para sa taon ng Jubileo. Una ay mula sa TMA number 45. Ito ay isang panibagong pagpahalaga sa presensya at aktibidad ng Espiritu na kumilos sa loob ng simbahan kapwa sa mga sakramento, lalo-lalo na sa sakramento ng kompirmasyon at sa iba pang karisma o biyaya. Ang tungkulin at ministeryo ay para sa ikabubuti ng simbahan. Pangalawa, ito ay ang pagpapanibago at pagpapahalaga sa teohelikal na bertod ng pag-asa upang hindi mawala sa isip ng Kristiyano ang pangwakas na layunin na nagbibigay ng kahulugan at halaga sa buhay. At ang panghuli, ito ay ang pagtuunan ng pansin ang halaga ng pagkakaisa sa loob ng simbahan kung saan iba't ibang mga kaloob, iba't ibang mga karisma na pinagkaloob sa bawat membro ng simbahan, iba't ibang biyaya na pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Ito ang patuloy na itinuturo sa atin ng banal na Espiritu. Iba't ibang kaloob, iba't ibang biyaya, pero tayo ay nag-iisa sa katawan ni Kristo. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, nalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko, mga kapatid, dilingin natin sa Ama na isugo niyang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating mga kahinaan, upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon
na tanging sa iyo lamang nagmumula, manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayan ng natitipon sa panalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes. Sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na amin hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay makapatid, ang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang naming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu ang mga alay na ito upang makapakinabang ang iyong sambayanan sa pagalingap mong sumasagip sa tanana sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon nilubos ang ginaganap ng pagtubos ang iyong anak na si Hesukristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila, Espiritu'y lumikha na nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada, at sinabi, "Tanggapin nat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin nat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipana, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kapariana. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahit pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos, sa mga makapangyarihan kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumba sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister, ang katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Banal na Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay, kami sumasamo. O banal na Espiritu, sa milaging manahan hanggang sa wakas. Banal na Espiritu ng Diyos, nasa amin pumarito, puspusin mo ng lakas aming
mahinang puso. Banal na Espiritu ng Diyos, nasa amin bumagabay. Liwanagan aming daan, sa dilim ay iadya. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, sa milaging manahan hanggang sa wakas. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na June 1, Webes ay ganap na ika-anim ng gabi. Makisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagan bayad handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley or Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsasuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwiksikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang banal na piging na aming pinakikinabangan ay magdulot nawa ng alab ng Espiritong iyong bigay na isinugong mga alagada sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagada na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bilang apoy na lumalapag sa tanang mga alagada, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangada, kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya ay siya nawang magpanatiling kayo'y mananampalataya at magdulot ng katuparan sa mananabik na makaharap na siya'y buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak,
at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa iyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos! Aleluya! Aleluya! Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.